Ever since bata pa ako, mahilig na talaga ako sa arts. Pero it was just recently when I started learning about calligraphy and watercolor painting. And I couldn't be much happier being able to express my thoughts and feelings through art. And knowing that there are people out there who wants to learn as well, it's the most amazing way to share my creativity to them. Hi, I'm Sam Escueta and this is my clique. And finally, here with us today, Ms. Sam Escueta! Hi, Sam! Ano naman being our first guest? First of all, I'm really excited and kasi most of all, I'm your first guest para sa Broadclicks. So, I'm really looking forward to it. Usually, nakikita ko sa Instagram na super na-amaze ako sa mga arts mo, sa mga calligraphy and the bookmark paintings. Kasi when I was a kid, I took up painting lessons and sketching lessons, drawing lessons. So basically, bata pa lang ako, nasa artistic side na ako. Yun ang pinili kong path. Tapos gusto ko nga mag-fashion designing, di ba? Kaso it's parang vocational career ko. So parang frustration ko yung fashion designing. Then after college, nung college kasi since stress lalo na sa thesis, nawala yung pagka-artistic ko as in hindi ko na siya nahanap sa akin. Pero after graduation, yung as in, di ba, graduation na natin ginagawa, bakasyon na tayo, dun siya ulit lumabas. Tapos na-inspire ako sa mga Bicolano artist natin si Ate Bem Zenit, Yvette Duque. Same din na ginagawa ko, calligraphy and watercolor painting. Tapos yun nga, gusto ko sa kanilang kumbaga makuha yung paggawa ng mga murals, yung painting sa walls, sa mga cafe, silang mga. Ang ganda! Super na-amaze ako. Di ba nagpagawa pa ako sa yun ng parang version ng... Yung golden. Pero bata ka pa lang, alam mo na na may future ka sa letterings and all. Hindi, wala. Nung ano na talaga, college level, bata. More on, figure drawing. Figure drawing? Oo. Yung mga tao-tao? Oo, as in talaga sa passion. Actually, parehas tayo, bilhin niyo sa mga tao-tao. Magawin niyo mga comes. Pero, yun, coming. Nakakataman. Nakakataman mag-drawing minsan. He heals the broken-hearted. Okay. Ang ganda ng code. Ano yung sabihin nito? Saan mo kinakuha yung mga codes mo? Sa Pinterest. Sa Pinterest? Yeah. Pero minsan gumagawa ka rin sa sarili mo. Oo. Meron. Like? Wala, hindi ko dalaw eh. Pero like, ano ba ang mga natatandaan mong codes na ginawa? The key to happiness. Ginawa ko siya ng sarili kong version para mas maintindihan ko. The key to happiness is appreciating what the world has to give without forgetting your responsibilities. Okay. Okay. Ang ganda. The best of quotes mo. Mag-GM ko nga. One of amazing things na nakita ko sa kanya, itong portfolio niya for job seeking. You got ito for job seeking, di ba? And super cool niya kasi nagawa niya maging creative sa kanyang portfolio. Nakagawa na siya ng mga graphics bukod sa pagiging artistic niya using just her hands. Nakagawa siya ng mga graphics, ng mga Photoshop, and InDesign. At ito na upload sa kanya dahil nagkaroon siya ng music video na gumanap siya ng fairy. Oo, saan niya? For ako ang fairy na tutulong sa problema mo. Ready ka na for your transformation. Wow! Handa ka na for your big night. And it is yours to begin with. This is your essay for... Ayan yung mga nasa blog. Nasa vlog mo. Tapos ginawa mo siya para kunwari ma-hire ka as a writer. Okay. This is about what? About you? About yourself? It's about rights and equality. Aling ba dito yung favorite line mo na nagawa mo? You think that na makatulong sa changes na pwede make sure natin sa community? Ito, pinakadulo. Kasi ang kinagawan ko kasi talaga ng impact yung dulo para pagkatapos na yung basahin, at least may uwi sila. So, sa dulo ka lang nag-effort? Kumbaga, parang na-sum down mo siya dun sa one sentence na yan. Don't be afraid to fight for your own rights because it is yours to begin with.
So anong inspirasyon mo dito? Yun talaga para makikip na observe mo around the world. Every time na mag-scroll down ka sa Facebook, puro makikita mo may naharas na ganito, may namatay dahil sa ganito. So yan, I want to point out na we all have our own rights. And since may mga races na feeling nila they're superior, may mga races na feeling nila inferior tapos hindi sila capable makuha yung rights na yun. So that essay, that article is for everyone to know that lahat tayo may equal rights. Gumawa ka ng notebooks na may mga design, may mga drawings. Pina-personalize tapos actually, nag-order ako sa'yo, pero wala ko na hindi, walang LVC, walang smart padala. So, smart padala! Oo, oh, anong nangyari? Wala, kasi hindi ako maka-order ng notebooks. Wala pa ako ma-order na doon yung nakakapal. Pero pura lang siya, di ba? 190 lang siya. Or 90 pesos. 190. 190. Mahal pala. Buti hindi dumating. Pero ako 90. Isipin mo. And, napaka-creative mo nga sa lahat ng bagay. Pero, pero ito yung resume mo. Ang ganda. Ang ganda ng resume mo. Napaka-creative. May energy naman kami may time for each other since now, di ba naman ako nagsistart mag-work. Di, pag nasa Naga ako everyday, nag-meet up kami after class niya or after wow. Ng years niya sa Pillars or sa Triumph. Nagdi-dinner kami together. So saan niya nag-dinner? Sa bahay! Sa sa sentro mostly. Sa sentro or sa ngayon, nung nag-open yung Fit and Sheets, madalas lang kami kumain kasi gusto niya. Healthy eating. Kaya, hindi ko makakain sa kamay mo. So, gusto kasi yung bookmarks. Ganun na yung... Paano mo yung ginagawa? Ito ba yung paper mo lagi? Kasi makapal siya. Ang ganda. Ito makapal. Ang mga pang bookmark talaga dapat yung mga 220 plus na GSM. Yung kapal. May isang paper. So, tulad mo mag-calligraphy. Baka ma-feature din ako sa calligraphy. And ito, ano to? Why? Yan yung bookmark natin. Excited ako. Mag-isip ako ng code. Ano kayang magayon ng code? Broadclicks! Pagawa kami ng Broadclicks na logo. Try natin. Ba't nagod mo dito? Ba't tayo? Ano, lagi na lang ba natin ito i-advertise, ha? Sa'yo mo ni Binakal? Sa SM. Minsan sa SM, minsan sa National Bookstore, minsan sa online shop. Sa unit up, nagamakal ka. Ay, hindi. Hindi ko mag-try. Lalo na yung mga watercolor, di ba? Kasi para mura. Oo. Okay. Pero cute siya. 150 lang siya? Mm-hmm. 170. Gusto siya magbakal. Make-up. pwede siya, ano pa bang pwedeng gibungan sa ano, sa bukod sa pagiging pagka-calligraphy or tawag dyan, bookmark painting, ano pa pwede itong gibungan sa mga anything ano, like this? As a notebook. Drawing sa notebook, di ba? Ayan sir, let's draw. Ang sanay kong font, yung cursive na medyo kengkoy. Kengkoy. Anong particular na tawag doon? Wala siya, hindi ko alam kung tawag sa kanya kasi wala akong ginagayang font. Wala akong ginagayang font. So, nasa original font mo. Original font na medyo may pagkakapareha sa iba. Ang first rule sa pagkakaligraphy, pag pababa ka, may pressure yung ano. May pressure yung pagsulat mo. Like, di ba? Pagtataas ka, pagpataas, it's... Pero may akong sulat? Sige. Pagpataas, Manipes. So, wala siyang pressure. Manipes. Pero, pag bababa ka na, ano na yung pressure. Tapos, isa pang rule,
pag nagka-calligraphy, hindi siya yung, di ba pag nagsusulat tayo, parang hindi mo na inaangat yung pen mo. Mm-hmm. Sa calligraphy, per ikot, iaangat mo yung pen mo. Kailangan relax. Broad. Yes. Okay. Tapos ikaw na bahala mo. Design. Ano pa ako? Okay, yes, yung mga different pa na naman. Fan ko ni ba? Pati Jude fan. Tapos A. Mahaba, parang B. Pero okay lang pa, kasi cute naman siya. Ay, di na talaga siya. Hindi na talaga siya A. Balita ko, actress ka din daw. Nagkaroon din ng first movie na tabi ako, naging finalist. Kaya, hindi kami ng Manila, kung attempt. Na-awards na. Looking forward to new films. Or tingin mo ano yung genre na mababagay sa'yo? Hindi ko alam. Mag-try kaya tayo ng mag-dramahan tayo. Huwag nawawala mo, mama. Ako ang piniwan mo sa tabi kilo. Hindi ka pa naniniwala na. Wala akong maalala. Anak, maniwala ka sa akin. Dahil bukod sa akong puno, ano, may patalala ka. Dahil ako'y nag-iay mo kaya. Anong sabot siya? Kajima, tuseyo. Kaya sabot siya. Ang ginagawa ko po, costume ni Darna. So, ito na yung natutunan ko from Sam. Pero magpapaturo pa ako kay Sam para mas ma-perfect ko yung calligraphy ko. So ayan Sam, let's do fast talk. Pero unlike the usual, meron akong naging na konting twist. Magbibigay ako ng words or adjective or some situation at magre-react pa. Paano ako mag-react kapag narinig ko ang Sam Escueta? Siyempre, excited ako kaya, ganyan na ganyan. Jad E. Arts. Ateneo Dinaga. Calligraphy. K-pop. K-drama. Tinta. You woke up, you are student again. You woke up single. No! No food. Yeah. Snow in the Philippines. Wow! If your mother told you to marry someone else. You see me naked. No makeup. Broadclicks. Thank you so much, Keta, for joining us today. Thank you, Jandy. Sobrang saya, Jandy. Super saya na episode na to. Sana talaga natuwa sila, hopefully. Pero super masaya ako at super honored na maka-interview ka at malaman mo yung story mo at pagiging artistic side. And hopefully, magkaroon ka pa ng guesting ulit. Feeling ko matawir pa. Thank you so much, and may flower kami para sa'yo. This is for you. Thank you so much, especially to viewers and for Broadclicks for inviting me here as their first guest. If you want to pursue something, go for it. Follow your heart, love. And follow your Instagram account and Facebook account. Follow me on Instagram, Solidified Sam, and on Facebook, Sam as well. And thank you for watching our show, our first episode of Your Click, and I hope you enjoyed the segment. Until next time, this is Your Click!